Sa ibang balita, 7-day COVID-19 positivity rate ng Metro Manila at ilang bahagi ng bansa patuloy na tumataas ayon po yan sa Okta Research Group. Ilang lungsod sa bansa, ibinalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Sa ilang lugar, ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Tumaas ang 7-day positivity rate sa Metro Manila sa nagdaang linggo. Sa pag-aaral ng Okta Research sa datos ng Health Department, noong May 13, umakyat sa 25.4% o isa sa bawat apat na individual na nagpapatest ang nagpapositibo sa COVID-19. Mas mataas ito sa naitalang 22.7% noong May 6 at malayo sa 5% benchmark ng World Health Organization. Sa labas naman ng Metro Manila, nakitaan din ang pagtaas ng positivity rate ang ilang probinsya. Ayon sa Okta, pinakamalaki ang nakitang pagtaas sa Aklan na umabot sa halos 57% ang positivity rate mula sa naitalang 41.7% noong May 6. Sumunod ang mga probinsya na Camarines Sur, Rizal at Quezon Province. Ikinaalarma ni Representative Chodorico Haresco ang lumulubong kaso ng COVID-19 sa Aklan at iba pang probinsya kung saan maraming turista ang bumisita noong nakaraang linggo. Kaya naman ilang lokal na pamahalaan ang muli nagpatupad ng mandatory na paggamit ng face mask. Isa na rito ang Baguio kung saan pumapalo sa 13 hanggang 14 ang COVID cases kada araw. Pinaalalahanan din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga residente na iwasan ang pakikipagkamay. Kailangan mag-observe ulit tayo ng minimum health standards, especially yung wearing of mask. Kaya dito ipapatupad na uli natin. We will also advise dito sa BAC, sa City Hall and other government offices, especially sa indoors. We are now requiring our constituents and visitors to be wearing their face masks. Muli ring ipinatupad ng Manila LGU ang mandatory masking sa mga empleyado at bisita na papasok ng City Hall. Kung ang Private Hospitals Association of the Philippines ang tatanungin, napapanahon na rin ibalik ang mandatory na pagsuot ng face mask. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose De Grano, ramdam na rin sa mga ospital ang pagdami na tinatamaan ng COVID-19. Medyo tumaas kasi previously wala pa akong 20% sila. Yung ibang hospitals ngayon, medyo nag-re-register sila na more than 20 or around 25% ng occupancy nila. Piniprepare na lang namin ng aming mga healthcare workers. Nagpaalala rin ang PHAPI sa publiko na magpabakuna kontra COVID-19. Mark Fetalco para sa Bayan.